Good morning! Tayo po ay nasa series na ating message, ang title ay Experiencing the Unknown God. Actually, tayo po ay nasa last message na po sa series na ito. Alam niyo po, ang Panginoong Hesus nang siya ay magkatawang tao, sinabi niya rin sa isa sa mga kausap niya sa Samaritana na nakikilala ninyo, hindi niyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Ibig sabihin, merong mga lumalapit sa Diyos at maaring nasa isip na niya, ako ay sumasamba sa Diyos, ngunit hindi talaga nakikilala ang Diyos. Actually, nung time ni Apostle Paul, dito po sa Acts chapter 17, verses 22 to 23, itong time na to, si Paul ay galing sa Berea. Siya ay nag-share doon ng salita ng Diyos. At dahil doon ay may mga persecution, nagkagalo doon, yung mga kapatiran ay dinala siya, inihatid siya dito sa Athens o sa Athens. At nung time na yon, habang iniintay niya ang dalawang kapatiran na kanyang pinasunod, si Timoteo at si Silas, ay meron siyang napansin doon sa lugar, doon sa Athens, na nakapagpabagabag ng kanyang espiritu. At ito yung, dahil nakapagpabagabag ng kanyang spirit, tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Athenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay, kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana. Dambana na ito yung nakasulat, nakasulat ng ganito. Basahin po natin kung ano yung nakasulat sa dambana. Sa isang di kilalang Diyos. To the unknown God. So pwedeng religious, pero sa para sa Kanya, hindi niya talaga tunay na kilala ang Diyos na sinasamba. Isa sa lagi nababanggit ni Pastor Jesse mula pa noong mga unang taon ng HTBC, sasamba rin lamang tayo sa Diyos. Sambay, kilalanin na natin ang Diyos na ating sinasamba. Sasamba rin lang tayo sa Kanya, sambahin na natin siya sa paraan na nakalulugod at katanggap-tanggap sa Kanya. So, this time, sabi ni Apostle Pablo sa kanila, dahil ang nakasulat ay to the unknown God, sabi niya Paul, kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipahayag ko sa inyo. Ibig sabihin, ang sinasamba nyo na hindi nyo kilala ay siyang ipakikilala ko sa inyo. Sino dito ang nais lalo pang makilala si Lord? Praise God. Si Lord patuloy niyang inihayag ang kanyang sarili sa atin. So, tayo na mga lumalapit sa Diyos, meron akong nilagay po dito na 4 common thoughts of people about experiencing God. Ang Diyos kasi, nais niya talaga na maranasan siya ng bawat isang naririto. Pero eto, merong 4 common thoughts of people tungkol sa karanasan sa Diyos o experiencing God. Eto yung una. Who believes in God and wants to experience Him. Yung talagang nananalig talaga sa Diyos. Nandun talaga buong-buo yung pananalig niya sa Diyos at ang desire ng kanyang puso, maranasan ko siya. Yun ang desire ng puso. Ito pong apat na aking sasabihin, ito po ay representative ng thought ng bawat isa sa atin. Maaring yung iba sa atin yung number one, iba sa atin number two ang kanyang thought, number three, number four, ito yung pangalawa. Sabay-sabay po, basahin natin. Believes in God, but overcome by hardships in life. Nananalig sa Diyos, pero dahil sa mga matitinding problema na kanyang dinaranas, may mga time, nasa belief crisis. Ano bang tayo, parang nag-aalinlangan ba? Pangatlo, sabay-sabay po, basahin natin. Acknowledges that there is God, but doesn't bother about experiencing Him. Kinikilala naman, iniwala naman sa isip niya. Mayroong Diyos. Pero yung tungkol sa karanasan sa Kanya, parang wala lang sa isip niya. Tayo po ay nasa ika-7th message na sa series na to.
Maaring na atinanan niya ay ngayon na ikapito na, o maari iba na atinan ay ikatlo, ikaapat na pakikinig niya ng mensaheng ito. Pero, maaring sa iba, yes, I want to experience God. Pero, maaring sa iba, habang sinasabi natin yung title ng ating series, Experiencing the Unknown God, maaring wala lang. Ah, yun pala ang series title ngayon. Ano yun? Experiencing the Unknown God. Dahil, kalimitan ang merong ganitong thought, ay yung parang okay lang ang lahat sa kanya. At wala rin din siyang heart of gratitude na pagkilala na ang mga blessings na tinatamasa niya ay mula sa Diyos. Sa kanyang buhay, okay lang, okay lang. Naniniwala sa Diyos. Pero yung topic na meron tayo ngayon, hindi pa gaanong siyang interesado doon. Kasi ito yung maaaring dahilan. Eh, kaya lang ako umattend, gawa, in-invite ako, kinulit ako ng best friend ko. Maaari iba naman, eh, papaano? Hinila ako ng tita ko na nagpapaaral sa akin. Okay? O maaaring ganito naman. Sa mga estudyante, required kasi na pagkatapos ng worship service, ako'y magpapapirma doon sa preacher. Okay? So maraming dahilan. Bakit? Okay, napunta dito. Ito yung pang-apat na thought. Doesn't believe that there is God. Talagang niniwala sa Diyos. Ito yung apat na thoughts. At, gaya po na sabi ko sa kanina, bawat isa sa atin, nire-represent niya ang isang thought, isa sa mga thought na ito. Pero ito ang nakakatuwa. Anuman yung thought na meron ka about God, anuman yung thought na meron ka about experiencing God, mahal na mahal ka ng Diyos. God loves you so much. Kahit pa you don't bother, God loves you so much. Dahil si Lord, He died for all. Ang Panginoong Yesus, ang Diyos nagkatawang tao at inialay niya ang buhay niya para sa lahat. Para sa bawat isang narito. Whether you believe or you don't believe, God loves you. Sa John chapter 3 verse 16, ito ay well-known verse. Ito yung sinasabing heart of the Bible na verse. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa sanlibutan. Mahal na mahal. Ano yung sanlibutan? Ito yung grupo ng mga tao na pasaway sa Diyos, rebelde sa Diyos, nagkasala laban sa Diyos, pero mahal ni Lord. Kasi sabi ng Lord, hindi siya naparito para sa mga banal. Siya ay naparito para sa mga makasalanan. At eto pa, minsan, ang Panginoong Jesus ay tumangis. Kapag sinabing tumangis, ibig sabihin merong deep emotion na meron siya. At yung nire-represent ng pagtangis niya ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. This time, tumangis siya over Jerusalem. Ito sa Matthew chapter 23, verse 37. Tumangis siya at sabi, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato ang mga sinugo sa'yo. Makailan kong sinikap, nakupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob na isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ka. Mapansin natin yung word dito. Sabi ni Lord, makailan kong sinikat. Alam niyo po, si Lord patuloy na nagre-reach out sa atin. Kung bakit ka nandito at naririnig ang mensaheng ito, dahil ikaw ay isa sa mga agenda ng Diyos sa araw na ito. He wants to reach your heart and He keeps on reaching your heart. Gaya po ng damdami ni Lord Jesus dito, makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan. Gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanya mga sisiw, ngunit ayaw ka. Dahil ang desire ng Diyos, siya
ay ating makilala. Ang desire ng Diyos, siya ay ating panaligan upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Desire ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya dahil nais ang Diyos, tayo ay Kanyang tulungan. Desire ng Diyos na tayo ay mag-surrender sa Kanya sapagkat yung load na meron tayo, yung burden na meron tayo, nais ang Lord makipag-exchange gift. Akin na yung burden mo and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Bibigyan kita ng kalakasan. Kung sino ako, ipapahayag ko sa'yo. Sapagkat habang nakikilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, mas lalo pa natin siyang nararanasan. Ito yung ating topic, experiencing the unknown God. At sa topic natin ito, tingnan natin kung yung pagpapakilala ng Panginoong Jesus sa Diyos. Dito po sa Matthew chapter 6, verses 9 to 13, dito tingnan natin o ito yung pinanggalingan ng mga mensahe sa ating series na ito. Kung saan ito yung The Lord's Prayer. Well-known to, The Lord's Prayer. At marami sa buong mundo ay paulit-ulit ito ay sinasambit, nananalangin ng ganito. Pero itong prayer na to, this is meant na ito ay maging lifestyle natin. Sabihin po natin, lifestyle. Ito yung lifestyle ng pagdulog natin sa Diyos na may pagkilala kung sino siya. So, una nating tinan, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Kung saan pinakilala ng Panginoong Jesus that, ano yung una? God is a Father. Na ang Diyos ay isang Ama. Ano po? Ang Diyos, He is offering Himself to be your Father. At alam ng Diyos na kung sino man ang ating guardian, ang ating tatay, wala namang perfect na magulang. At isa pa, bilang tao ay mayroong limitasyon ang ating tatay. Maaring hindi niya man desire na ikaw ay maiwan, pero dumarating sa puntong ganon. Dahil ang tao ay may limitasyon, pero ang Diyos wala. At pinapakilala niya ang kanyang sarili, God is a Father. Pangalawa nating tingnan, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Dito pinakilala ng Panginoong Jesus, since merong diyang kingdom, God is a King. Sabay-sabay po, God is a King. At ito po yung pangatlo, Give us this day our daily bread. Kung saan pinakilala ng Panginoong Jesus na ang God, He is a provider. Provider ng ating spiritual needs, salvation, salita ng Diyos na kailangan natin, and provider even of our necessities, yung mga pangailangan natin sa araw-araw. So verse 12, And forgive us our debts as we forgive our debtors. Dito, dinil ng Lord ang dalawang bagay na nakakapagparalisado sa isang tao. Nagiging dahilan para hindi siya makapag-move on. Yun ay ang guilt and resentment. At pinakilala ng Panginoong Jesus na ang Diyos, God is a forgiver. Sa Isaiah 1:18, sabi ng Diyos, Halika kayo, magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa ko ipatawad ang lahat ng iyan. Maruming-marumi man kayo, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Ibig sabihin, anong dami, anuman yung intensity na nagawa natin na pagsuway sa Diyos, handa tayong patawarin ni Lord. He is a forgiving God. God is a forgiver. God is a restorer. At ang key, tayo naman ay magpatawad sa iba matapos nating matanggap ang kapatawaran mula sa Diyos na nagmamahal sa atin. And last Sunday, ito po yung ating tingnan, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dito po, tingnan natin na God is a deliverer. Basahin po natin, God is a deliverer. Ang yung deliverer na ibig sabihin to, ang Diyos siya ay tagapagligtas. Ang Diyos siya ay rescuer. Ang Diyos siya ay tagapagpalaya mula sa pagkakabihag. Bihag ng kasalanan, bihag ng matinding kalungkutan,
bihag ng matinding kagipitan, ang Diyos, siya ay tagapagpalaya. Bihag ng takot, ang Diyos ay tagapagpalaya. God is a deliverer. At meron po akong verse na gusto ibigay sa inyo sa 1 John chapter 3, verse 8. Dahil ang Diyos ay deliverer, ito yung paraan na kanyang ginawa. Siya'y nagkatawang tao. Sabi po rito, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Sabay-sabay po, basahin natin ang verse na ito. Go! Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang Diablo gusto niya nakawin ang ating joy. Ang Diablo, gusto, siya ay magnanakaw, gusto niya nakawin yung kapayapaan na meron tayo. Gusto niya nakawin yung kapanatagan. Gusto niyang wasakin yung magandang pagkasamahan ng pamilya. Yun ang ginagawa ng kaaway. He will do what it takes para mangyari yon. Pero ang Diyos, siya ay naparito upang ihatid sa atin ang salita ng Diyos, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Na sa pamagitan ng kanyang salita, tayo ay pinapalaya niya sa mga magkokos sa atin ng matinding grief sa ating mga puso. Sa pamagitan ng ano? Pagtitiwala sa kanyang salita. Pagtitiwala sa kanyang mga pangako. So ngayon, move on na po tayo sa ating pinaka-mensahe ngayon na galing sa Matthew chapter 6, verse 13b. Ito yung last line sa the Lord's Prayer at ito po ang pinaka-conclusion. Ito po ay isang declaration. Kung mapapansin po natin, yung nauna po na mga verses, ito po ay pagsusumamo sa Diyos. Pero itong Matthew chapter 6, verse 13b, ito ay deklarasyon ng may pananampalataya kung sino ang Diyos. Sabay-sabay po, basahin natin. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Isa pa po. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Sa Tagalog, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. At dito, iniyahayag ng Panginoong Jesus that God is Almighty. Minsan pa po, sabihin po natin, basahin po natin ang title natin ngayon, God is Almighty. Isa pa po, God is Almighty. Ano ang ibig sabihin ng Almighty? Makapangyarihan. Having unlimited power. Dito po sa Isaiah chapter 45, verse 12, dito makikita natin sa pamamagitan ng creation ng Diyos, makikita natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Sabi po dito ng Diyos, ako ang lumikha ng buong daigdig. Pati mga taong do'y tumatahan, tayo, ang Diyos ang lumikha sa atin. Maging kalangitan, ako ang nagladlad, ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan, at mga bituin. Sabihin po natin, may kapangyarihan. He's the most powerful. Ngayon, nais ng Diyos na maranasan natin ang pagiging powerful ng Diyos. At kaya may titingnan po tayo, 3 keys to experience the Almighty God. So, number 1, subject your life to God's kingdom. Gaya po na sabi ko kanina, napakarami sa buong mundo ay sinasambit ang panalangin na your kingdom come, your will be done. Sinasambit ang panalangin ng for thine is the kingdom, pero hindi ito pagsambit lang. Ito ay desisyon. Wapansin natin sa mundo na ating ginagalawan, merong mga mabuting mga pangyayari at meron ding mga masamang mga pangyayari. Kung mapapansin din natin, sa ating ginagalawan, from time to time, may mga tao na nagiging kasangkapan ng kabutihan at meron din naman mga tao na nagiging kasangkapan ng kasamaan. Pinapakita nito na merong naglalabang mga kaharian. Kaharian ng Diyos at sa kaaway.
Gaya po ng nabanggit sa isa sa mga verses nung nakaraan, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." At nabanggit nung time na didiscuss po natin ito, ito ay prayer of surrender. Pagsuko ng buhay kay Lord, na hindi na yung gusto ko, Lord, kundi ko ano yung nais mo. Hindi na yung pamamaraan ko, kundi yung pamamaraan mo. Pamamaraan ko bilang tao, maghigante. Pero ang pamamaraan mo, Lord, ako'y magpatawad. Ang pamamaraan ng tao, mahilig mandaya. Taglay, nature, nagsisinungaling. Pero ang paraan ng Diyos, katotohanan. So, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So dito po, if we subject our lives to God's kingdom, concern natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Yun yung gusto kong gawin. Yun ang gusto kong lakaran. Ngayon, ito yung about kingdom. The kingdom of God is His plan. Kung tayo ay magpapasa ilalim doon, magpapasakop tayo sa kung ano ang nais niya sa buhay natin. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi dito na ang plano ng Diyos para sa atin ay pawang mabubuti. Babasahin ko po. Sabi ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Alam niyo po, ako mismo ay so blessed na nasa kaharian ng Diyos. Minsan, no, ako po ay naghahanda. Mapunta po akong UK. So that time, papunta akong Divisoria noon, paghahanda, bibili ako ng mga kailangan ko. At habang nasa jeep, ayun, kausap ko lang ang Lord. Nakipag-usap lang ako sa Kanya. Sinasabi ko sa Kanya ko yung nasa puso ko. At sabi ko kay Lord that time, Lord, yung pupuntahan ko ay talagang bago para sa akin. Lord, yung pupuntahan ko, panibagong sets of people ang aking makakasama. Habang sinasabi ko yung kay Lord, may in-impress ang Lord sa heart ko na, yes, it's a kingdom, but that place is under my dominion. Okay? Yung lugar na yun, under sa pamahala ng Lord, at nilagay ng Lord sa puso ko, I am in control. Because my king, your king, is an almighty and great king na lahat. Sabi niya, nilikha na siya yung creator. Creator of the heavens and the earth. Kaya't walang bagay dito sa atin na hindi siya ang may control. Kaya natutuwa ako na, Lord, salamat ako ay sa'yo. Lord, salamat ako ay nasa paghahari mo. And it's more than that. Nais ng Lord na yung kalooban niya ang mangyari sa buhay ko. Dahil ang kalooban niya, pawang ikabubuti ko at para dulutan ako ng pag-asa sa hinaharap. Gayun din sa'yo. Pakisabi sa iyong katabi, ang nais ni Lord para sa'yo, pawang ikabubuti mo. Sa kabila naman, nais ni Lord sa'yo, eto yung ginagawa niya, dinudulutan kanya ng pag-asa. Kaya ang Panginoong Jesus, eto ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 33. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Ano yung ibig sabihin ng pag sumakita ninyo ng higit sa lahat? Gawin nating priority. Sabihin po natin, priority. Gawin nating number one. Nahanapin natin, alamin natin, Lord, ano yung nais mo para sa akin? Lord, sa sitwasyon na meron ako ngayon, ano ang sinasabi mo sa iyong salita? Yung seeking God, sa English po kasi ito, but seek first the kingdom of God and His
righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung seek the first the kingdom of God? Ano yung pagsumakita na higit sa lahat ang pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban? Magagawa natin to sa pamamagitan ng dalawang bagay. Ano yun? Prayer, kinukonsulta natin ng Diyos from time to time. Ang number natin, one natin nilalapitan ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. And another thing, para magawa natin itong pagsumakita natin na alamin yung kanyang kalooban, tayo kanyang pagharian, tingnan natin, pakinggan natin, at basahin natin ang kanyang mga salita. Ano yung kung buhay sa atin na ang Diyos siya'y hari, magiging buhay din sa atin na makapangyarihan ang salita ng hari. Pakisabi nga po, sabay-sabay po, banggitin natin yon, makapangyarihan ang salita ng hari. Isa pa po, makapangyarihan ang salita ng hari. Ito yung authority ng Diyos na nilahad niya para sa atin kung paano tayo mamumuhay. Ito yung nagsisilbing guide na binigay sa atin ng Diyos. And after praying to God, after natingnan kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita, ano ang naiiwan sa atin? Starts with letter D. Hulaan. Ano po ang naiiwan sa atin? Decision. Eh mga tayo nandoon na inialagay niya sa puso ko nandoon agad yung pagsunod. Pero aaminin ko sa inyo, may mga time din na may nilagay ang Lord sa puso ko na leading na gawin ko, pero ang sasabihin ko pa rin, ewan ko ba? Hindi ko alam. May nilalagay na ng Lord, ang Lord sa puso ko, na paggabay niya sa akin, pero sabihin ko pa rin, ewan ko ba? Hindi ko alam. Bakit? Kasi ayaw ko. Kasi pasaway. Pero ang Diyos, mahal pa rin ako. Ang Diyos, ginaguide niya pa rin ako patuloy. Patuloy siyang tapat na nagmamahal sa akin, gayon din sa iyo. Ito yung tingin natin yung nakaraan. Where is the kingdom of God? Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? At ano po ang sagot? Basahin natin. The kingdom of God is wherever Jesus is king. Isa pa po. The kingdom of God is wherever Jesus is king. Ang kaharian pala ng Diyos ay nasa puso, nasa buhay ng bawat tao na kinikilala, tinatanggap, pinapanaligan na si Jesus ay hari ng kanyang buhay. So this time, ito yung first step. Kung paanong mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Subject your life to God's kingdom. So ibig sabihin to, ang first step na ito, gawin natin na si Jesus ay hari ng ating buhay. At si Lord, patuloy siyang kumakatok sa puso ng bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, about sa four common thoughts ng tao tungkol sa experiencing God, kung sablay man tayo sa number one, meron tayong pagkakataon ngayon na si Jesus na kumakatok sa ating puso ay ating pagbuksan. Patuloy siyang kumakatok since na ikaw at ako ay nagkaroon ng pangunawa, kumakatok na siya sa ating puso. Mari iba, tinanggap na siya bilang Panginoon, bilang hari ng kanyang buhay. Pero kung hindi pa, this is the best time. Not later, but now. So, inaanayahan ko po ang bawat isa at tayo ay dumulog sa Diyos. Tayo pa sama-samang manalangin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Lord, sa oras na ito, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At patuloy na nire-reach out mo ang aming mga kalooban dahil nais mo na kami po ay iyong kalapin upang iyong kalingain.
At Lord God, sa time na ito, Lord, hindi po nawa palampasin ng sino man sa amin na ikaw ay kialanin na hari ng aming mga buhay. Ang desisyon na magpasakop sa iyong kalooban. Sambitin po natin ang panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako'y nagpapakababa sa iyo. Kinikilala ko po na ikaw ay aking kailangan. Na ikaw ang aking tagapagligtas. Sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Sa mga pagmamataas na meron ako. Sa mga time na nireject kita. Lord, patawad po. Tinatanggap ko po ang kapatawaran mula sa iyo ngayon. Thank you for your forgiveness. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po sa akin. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. At tinatanggap ko po kayo bilang personal na Panginoon, hari at tagapagligtas ng aking buhay. Ang aking deliverer, ang aking restorer, ikaw na makapangyarihang Diyos, ay kinikilala ko na pumasok sa puso ko ngayon. Muli, maraming salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Salamat na ginawa niyo po akong anak. Salamat ako po iyong kinahabagan. Salamat po, Lord. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Hayan niyo po, kung buong puso na sinambit natin ang desisyon na yon, na kilalanin ang Panginoong Jesus bilang hari ng ating buhay, yan ang simula. Sabihin mo sa iyong katabi, yan ang simula. Kung buong puso tinanggap natin si Lord, mayroong nangyari. Hindi mo natin nakikita, pero ang Espiritu ng Panginoong Jesus, the Holy Spirit of God, pumasok sa puso mo. Pumasok sa puso ng bawat isa na buong puso tinanggap siya bilang Panginoon, bilang hari, bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. At ang banal na Espiritu na tinanggap natin, pinakilala siya ng Panginoong Jesus na helper sa John 14:26. Siya ay helper. Siya yung tutulong sa atin. Maaring maraming times sa buhay natin, ginusto natin na magbago. Sa simula, okay, nagbabago. Pero bakit nakailang araw, parang ilang linggo pa rin, balik ulit ako sa dati. This time, God wants to help us. Through the Spirit of God na tinanggap natin sa ating puso. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, siya ang kikilos upang ang puso natin ay mabago araw-araw. Siya yung tutulong sa atin. Palakpakan po natin ang presence ng Holy Spirit sa ating mga puso. Thank you, Lord, for your Spirit. Una, natingnan po natin, subject your life to God's kingdom. Pangalawa, rely on God's power. Ang banal na Espiritu na ating tinanggap ay ang kapangyarihan ng Diyos na siyang tutulong sa atin sa gitna ng testing, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng tukso. Ang banal na Espiritu ang tutulong, ang banal na Espiritu ang magpapaalala. Ang banal na Espiritu ang siyang pinangako ng Diyos noon na nagkaroon ng katuparan sa kapanahunan natin ngayon mula na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Dito po sa Ezekiel chapter 36 verse 27. Sabi po dito ng Diyos, ito yung pangako, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ano po, ang kapangyarihan ng Diyos o the power of God is His enabling ways. Gumagawa ang Diyos ng paraan
to make us able. At isinugo niya ang banal na Espiritu to make us able. Na masunod ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Yung sinasabi ng Lord na forgive. Yung sinasabi ng Lord na love. Yung sinasabi ng Lord na tanggapin mo siya. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin na magawa yun. At kung merong inialagay ang Lord sa puso mo na misyon, na ihayag ang mabuting balita doon sa kapitbahay, sa kapamilya, ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang magawa ang nais ng Lord na gawin natin. Sa Luke 18 verse 27, sabi po dito ng Panginoong Hesukristo mismo, "The things which are impossible with men are possible with God." Minsan, ay meron akong nakakausap, okay, na nag-aalinlangan siya, pupunta ba siya sa church, attend ba siya, o hindi. Isa po doon ay tricycle driver na nakausap ko na nasasakyan ko papunta dito kapag madaling araw ng Tuesday intercession. Sabi niya, eh, mabait naman ako eh. Okay naman sa akin na pumunta sa church eh, pero merong bagay nga lang na nag-aalangan ako kung bakit ako pupunta sa church o hindi na ako napupunta sa church. Kasi meron akong bisyo. Eh gusto ko kapag pumunta ako sa church nyo, sabi niya ganun, eh yung talagang naiwan ko na yon, papasok na ako. At yung reasoning na yon ay representative lamang ng reasoning ng marami pang ibang tao. Pero eto, nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Amen? Na si Lord ay gawing Panginoon ng buhay, gawing hari. Lord, nais kong sumunod sa iyo. At ang pangalawa na susi para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, rely on God's power. Yung pag-aalinlangan natin mga tao na naalangan ako lumapit sa Diyos kasi meron pa ako nito. Ang pamamaraan ng Diyos ay baligtad. Lumapit ka sa akin, tutulungan kita diyan. Amen? Minsan, December 2014, habang ako'y nagpupuri kay Lord, merong nilagay ang Lord sa puso ko. Meron siyang pinagagawa. At yung pinagagawa ni Lord, mga taon hindi ko magawa. Mga taon na ang binilang, sinisigap kong gawin. Ngunit, hindi ko magawa. Dahil hindi ko na nga magawa, sabi ko kay Lord, Lord, siguro, saka na. Hindi ko magawa, tinatry ko naman eh, hindi ko magawa. Saka na lang siguro kapag. May mga time, may pinapagawa sa atin ang Lord, pero meron tayong ganitong sagot. Lord, saka na, kapag. Ikaw na makapagtutuloy nung kung ano yung sinabi mo kay Lord. So ako din, meron din sinabing ganun kay Lord, Lord, saka na kapag. Pero ito yung lagay ng Lord sa puso ko, not in your time, but in my time. Hindi sa oras na nasa isip mo, panahong nasa isip mo, kundi sa itinalaga kong panahon yun ay ngayon. So may tendency na isagot ko, eh Lord, taon ko na lang pinagsisikapan eh, hindi ko magawa. Pero that time, sa biyaya ng Lord, ako, Lord, okay po. Lord, sige po. Kahit na alam kong hindi ko kaya sa sarili ko. May mga time ganon, parang yung thinking natin, hindi ko kaya. Wala akong sapat na lakas na gawin yon. Wala akong sapat na resources na gawin yon. Pero si Lord, ang iniintay niya lang ay ang iyong oo. Ang iyong, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yung ating, okay po, Lord. Ito yung, abang nagpe-pray ako sa ako, Lord, okay po. Pero Lord, tulungan mo ako, ha? Lord,
Tulungan niyo po ako, hindi ko po kaya sa sarili ko. Ito po ang katumbas na word nun. Pagkilala na walang imposible sa'yo, Lord. Sa akin, imposible, hindi ko kaya. Pero ikaw, Lord, kaya mo. Sa'yo, Lord, posible. Sabay-sabay po, basahin po natin ang verse ito. But He said, the things which are impossible with men are possible with God. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord Jesus. Ngayon, pa natin gawin na mag-rely sa power ng Diyos? By praying. Ito yung mga paraan. Summarize ko lang po. By praying, manalangin sa Diyos. By taking risk to obey. Ano yung risk na to? Hindi ko naman kaya pero gagawin ko pa din. Risky. Maaaring nasa alanganin ka kaya hindi ka makapag-desisyon ng oo. Pero sige Lord, gagawin ko sa biyaya mo. Ikaw ang aking strength para magawa yon. And number 3, by not giving up. Tayo bilang mga tao, ang ating lakas ay limitado. At may mga time kapag umiiral ay emosyon, kapag ating pinagpapalit yung emosyon, yung katotohanan doon sa ating emosyon, madali tayong bumigay. At ang tendency, give up, ayoko na. Diba? Yung tendency na mangyari. Pero, yung pananangan sa kapangyarihan ng Diyos, you will not give up, I will not give up, dahil mananangan ako na Lord, ikaw ang aking kalakasan. Na Lord, ikaw ang aking pag-asa. Na yung awit ay yung isa sa mga old songs ng HTBC, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, basta't ikaw ang kasama, panatag na. So nandoon yung kapayapaan na Lord, kapag ikaw ang aking kasama, ako'y panatag dahil ikaw ang aking lakas. By praying, by taking risk to obey God, by not giving up. At ano ang bottom line niyan? Trust in God. Magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos na ating dinudulugan, pinapanalanginan, He is almighty. He is powerful. Sa Ephesians chapter 3 verse 20, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa English, now to Him who is able to do exceedingly abundantly. Ibig sabihin, higit pa. Above all that we ask or think according to the power that works in us. Sa 1 Corinthians 4:20, dito inihayag na ang kingdom of God, for the kingdom of God is not in word. But in what? In power. Sabay-sabay pa, basahin natin. For the kingdom of God is not in word, but in power. Sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa panalita, kundi sa kapangyarihan. Demonstration, manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabago. Kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapalaya. Kapangyarihan ng Diyos na tumutulong. At yon ang nais niya na maranasan natin. Kaya't ito yung tinitingnan natin ngayon. 3 keys to experience the Almighty God. Balikan po natin. Una, subject your life to God's kingdom. Pangalawa, rely on God's power. At ang pangatlo, live for God's glory. Na tayo ay mamuhay para sa kaluwalhatian, sa karangalan ng ating Diyos. Ito po sa 1 Corinthians 10:31, sinasabi dito na sa pinaka-basic na ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.
Therefore, whether you eat, alam, pati pagkain, whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory, to the glory of God. Sa Tagalog, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman, ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ikaw ba ay isang lolo, isang lola, at naiwan sa iyo ang mga apo? May mga time, give up na ako. Pero, do it for the glory of God. Gawin mo yon na may pag-ibig na niluwalhati mo ang Diyos. Pero, kung kaya naman, may mag-aalaga naman, eh huwag konsentihin naman ang anak. Kasama yon sa do it for the glory of God. Kung ikaw ay magulang at may mga sitwasyon na hindi kaaya-aya sa tahanan, magtiwala sa Diyos sapagkat yon ay nagbibigay ng karangalan ng Diyos ang iyo at aking pagtitiwala sa Kanya. Ikaw ba ay isang empleyado? Parangalan natin, parangalan ang Diyos bilang isang empleyado. Gawin ng buong puso ng may kalidad, quality, yung trabaho na inassign sa'yo. Ikaw ba ay isang employer? Ikaw ba ay boss? Ikaw ba ay manager? Nais ng Lord, itreat ng maayos yung iyong mga nahasakupan. Ano man yung ating ginagawa, dito nga pinaka-basic kumakain. Yung nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa mga blessings na tinatanggap, ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Basahin po natin ang sabay-sabay ito. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Diyos. Bilang anak, nag-glorify ang God kapag nire-respect ang magulang. Kapag nag-share ng blessings sa magulang. Lahat, ano man ang ating gagawin? Bilang estudyante, ano ang common test sa estudyante? Kopyahan. So, huwag mandaya. Luwalhatiin ang Lord. Ikaw ba ay isang guro? Gawin mo kung ano yung narapat bilang isang guro. Be a model sa student. Quality na pagtuturo ang ibigay. I-share ang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga estudyante. Lalo na sa mga ano yung mga estudyante? Iba't iba ang sitwasyon na meron to. At may mga time, kailangan niya lalo pa ang iyong mas matinding support bilang teacher. Do it for the glory of God. Sabi nga po natin yun, do it for the glory of God. Ano man ang ating ginagawa bilang isang Kristiyano? O paanong ipapamuhay natin ang salita ng Diyos, yung ating desisyon na kalooban ng Diyos ang mangyari, yun ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang glory. Ano ba ang God's glory? Para masala natin maunawaan yung ating desire, yung ating gagawin. Basahin po natin. Go! God's glory is the display of who He is, who God is. Display of His character, power, and purpose. Ito yung glory ni Lord. Display. Pagpapakita ng kung sino siya. Kung sino siya ng kanyang character, yung kung sino ang Lord, yung character ng Diyos, siya ay mabuting Diyos, siya ay tapat na Diyos, siya ay mapagmahal na Diyos, siya ay a forgiving God. Yung power, yung kapangyarihan niya, demonstration ng kanyang kapangyarihan at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya, paano natin mapaparangalan ang Diyos na piliin natin na si Lord ang makita sa atin? Okay? Si Lord ang makita sa ating pananalita.
kumusta ba ang ating panalita? So sa for a few seconds, magkaroon tayo ng evaluation. Magkaroon tayo ng assessment. Kumusta ba ang aking panalita? Papaano ba ako nagre-react? Lalo na sa kapag nakapagpakonsume sa akin. Paano ba ako nagre-react kapag nakita ko yung taong wala naman siyang ginagawa sa akin, pero ewan ko ba kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya, kumukulo. Doon yan. Ano yung lumalabas sa aking labi? Let's have an assessment. Nais ni Lord, yung lalabas sa ating panalita ay nagdi-display ng kung sino siya. Ng kabutihan niya. Ng character niya. Sa ating, kasi ano man yung ating ginagawa eh, sa ating pananamit, ating assess, ito ang aking pananamit ba? Ito ba yung nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? O hindi? Okay? Halimbawa, sa school, college, eh, parang yung damit ay para bagang kinapo sa tela. Okay? Yung taas na taas, mula sa baba, taas, tapos yun namang pangitaas, pababa, ng pababa, ng pababa. Yung kayo nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Hindi. Nais sa Lord, maging decent yung ating panamit na hindi nagiging cause na ang iba ay magkasala. Let's have an assessment. Sa church, okay? Ang nais lang naman ng Lord ay yung hindi makakapag-cause sa iba na ang iba ay magkasala. Pero hindi man kailangan na pumunta ka sa SM at bumili ng mamahaling damit para isuot papuntang church. Tanggap ka ni Lord bilang ikaw. Tanggap ka ng Lord sa iyong suot. Pero piliin naman natin na hindi yung magkakos ng pagkakasala ng iba. Amen? Dahil kung ang desire natin ay mabigyan ang Diyos ng kaluwalhatian na sa ating buhay, sa panlabasman o sa ating kalooban, ang may display ay kung sino ang Diyos, then let us be mindful na nawa ang piliin natin yung makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen. Yan, kapag talaga assessment, evaluation, tahimik eh, na po. Okay. So, yung ating mga reaksyon, yung ating kilos, kumusta ba akong kumilos sa bahay? Kumusta ba ang aking pagkilos sa loob ng school? Kapag kasama ko ang aking mga classmates, kasama ko ang aking mga tropa, sa mga tatay, nanay, kapag kasama si kumpare, kapag kasama si kumare, are we displaying who God is? Basahin po natin, sabay-sabay. To. God's glory is the display of who God, of who He is, of His character, power, and purpose. Masalo pa nating maunawaan yan sa ating pagpapatuloy. A Psalm 19 verse 1, dito pinapakita ang display ng kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng creation. Sabi po dito, the heavens tell of the glory of God. The skies display His marvelous craftsmanship. Sa Tagalog, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Yung creation, yung mga kabundukan, kalangitan, kalawakan ng dagat, mga ibon sa himpapawid, ay mga hayop, mga puno, tayo mismo ang katawan natin. Ito'y nagpapakita that God is a glorious God, that God is a powerful God, He is an almighty God. Kung paano nangyayari sa loob ng ating katawan, kung paano tayo nakapagsasalita, ano yung nangyayari sa mga systems, body systems, sa loob natin? Yan ay nagpapakita ng glory of God. Ngayon, tayo bilang mga tao, papaano tayo ay makakapamuhay for the glory of God? Ito ang the best.
Ito ang number one. Basahin po natin. Show love to everybody. I-demonstrate natin, ipakita natin, ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito po sa John chapter 13, verse 35. Actually, bago niya banggitin to, isang bagong utos yung binigay ni Lord na mag-ibigan sa isa't isa. Matapos ibigay ni Lord ang bagong utos, ito ang sabi niya sa verse 35. Basahin po natin. Go. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito ang number one na nais ng Diyos na ating pong i-practice upang siya ay mabigyan natin ng kaluguran. Na ang ma-display natin ay who God is. Because God is love. Alam niyo po, nung time na dineclare ng Panginoong Jesus kung sino ang Diyos, basa John 1:18, yung isa sa mga verses natin yung nakaraan, walang nakita kailanman sa Diyos, pero siya nang galing sa sinapupunan ng Ama, si Lord Jesus, He has declared Him. Pinakilala niya kung sino ang Diyos at yun ay sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Diyos at pag-aalay ng kanyang buhay at the cross. Anong ibig sabihin to? Ipinakita ng Panginoong Jesus kung gaano katindi. Sabihin natin, gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. At ngayon naman, nagbigay siya ng bagong utos na tayo naman ang mag-ibigan sa isa't isa. Pakisabi sa iyong katabi, let us love one another. Ayan, sa kabila naman, let us love one another. Bilang magkakapatid kay Lord, okay? Bilang magkakapatid sa Panginoon. Bakit? Dahil ito ay nagpapakita, sabi ni Lord, makikilala ng lahat na tayo ay alagad ni Lord kapag ito ay ating ginagawa, kapag tayo ay nag-iibigan. Dito po sa 1 John chapter 4 verses 11 to 12, sabi po dito ni John, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabay-sabay po tayo, dapat din tayong mag-ibigan. Verse 12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, isa pa, nasa atin siya. Isa pa po, nasa atin siya. Kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. The only thing na talagang nasa-sense, malalaman ng tao na sa lugar na yon, nandoon kumikilos ang Diyos, nandoon tinataas ang Diyos ng tunay, kapag ang mga tao doon ay nag-iibigan. Sabi ni Lord, makikilala tayo na tayo alagad ni Lord kung tayo ay mag-iibigan. Sa lugar na to, andoon makikita ang kumikilos ang Diyos kung tayo ay nag-iibigan. Kaya nais ng Lord ito ay ma-develop sa atin. Bawat isa sa atin, tayo po ay magkakaiba. Okay? Tayo po ay iba sa isa't isa. Pakitingnan niyo nga po yung mukha ng katabi mo. Ibang-iba, no? Ibang-iba. Sa mukha pa lang, magkaiba na. Alam niyo po, hindi lang tayo sa labas magkakaiba. Maging yung kalooban natin, magkakaiba. Meron tayong iba-ibang ugali. Gaya nga sabi ng ilang mga nanay na nakakausap ko, dalawa ang aking anak, pero magkaibang magkaiba. Iba. Tatlo ang aking anak, lahat magkakaiba. May sabi, hindi ko mawari kung paano ko, para ko naninimbang. Okay? So, tayo ay magkakaiba. Gayun din yung ating mga kalakasan, magkakaiba. Gayun din ang ating mga kahinaan, iba-iba. Meron akong kalakasan na kahinaan mo at meron ka namang kalakasan na kahinaan ko. Dahil dyan, may mga time tayo nagkakaroon ng conflict.
Pero sa hindi, kundi man conflict, may mga time, hindi tayo nakokontento sa isa't isa. Pero sa mga pagkakataong iyon, ano ang nice ni Lord na ating i-apply, i-show? L-O-V-E. Ano po yan? Love. Pag-ibig yung ating ipadama. Ano yung the best? Tayo magkakasama, iba-iba yung ating itsura, iba-iba yung ating ugali, iba-iba yung ating ayos, iba-iba yung paraan ng ating panalita. Meron kong magsalita, napakamalumanay. Meron naman kong magsalita, akala mo laging galit. Ah, marami yata at maraming tumawa. Marami yata. Ay, kung magsalita, laging galit. O lagi bang yung kausap niya ay parang nandun sa kabilang kanto? Ngayon, nais ng Lord sa ating pagkakaiba, the best, isa sa paraan para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos, eto, tanggapin natin ang isa't isa. Ngayon, kung nais natin magpasakop sa paghahari ng Diyos, buong puso nga, pakisabi sa iyong katabi, tanggap kita. Amen. Sa kabila naman, tanggap kita. Alam nyo, madali kapag mabait sa iyo yung katabi mo. Paano kung yung pumasok kanina, nakasabay mo sa CR, hindi ka lang nagpahalata. Pero meron pala kayong hidwahan sa isa't isa. Sabi mo habang nagsusuklay ka, nandito pala ito. Talaga hindi ka humaharap kahit tapos ka na magsuklay. Suklay ka pa rin ang suklay. Hanggat hindi umalis, naghuhugas na ng kamay, sana makalumabas na to sa CR. Nako! Eto, nais ng Lord. If you really subjected your life, nag-desisyon ka to God's kingdom, lapitan mo mamaya. At sabihin mo, ano sabihin? Tanggap kita. Ano ba sabihin? Tanggap kita. Ano niyo po, hindi ko alam kung may mga cases na ganun ngayong araw na to. But God wants to restore you. God wants to deliver you. God wants to heal you. Nais niya na ang kapangyarihan niya, ang pagiging Almighty God, ay mag-manifest na sa iyong buhay. Wala naman ito sa plano ko. Nasabihin mo sa katabi mo, tanggap kita. Pero ito ang principle ng Lord. Sa Romans 15 verse 7, sabay-sabay po basahin natin, therefore, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Sa Tagalog, sabay-sabay ulit tayo sa Tagalog, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tinanggap tayo ni Lord bilang kung sino tayo. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nang tayo magpakumbaba sa Kanya, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay, tayo ibinilang ng Diyos na mga anak niya. Tinanggap tayo sa pamilya. Maaring sa iyong buhay, sa pinagdaanan, sa mga nakaraan, ay nakaranas ng rejection. Pero ikaw, sa araw na to, nang tanggapin mo si Lord, tinanggap ka niya ng buong puso. Ngayon, ito naman ang nais ni Lord. Tanggapin natin ang isa't isa kung paanong tayo ay kanyang tinanggap. Paano natin ma-express ang love? Ito po. Ito ilang pa sa paraan. Use your abilities to serve everybody, yung maglingkod, tumugon sa pangailangan ng iba, and share the good news with everyone. Ito po sa use your abilities to serve everybody,
Ito yung paggamit ng mga talento na meron tayo, pag-share ng kung ano meron tayo sa iba, skills na meron tayo, i-share natin to serve others, gamitin natin to serve others. Sabi po dito sa 1 Peter 4 verse 10 to 11c, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, sabay-sabay po tayo sa kasunod, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati. Kapag pala yung mga talento na meron tayo, gifts, kaloob na meron tayo, halimbawa ang iyong gift, ikaw ay yung effective ka sa pagpapalakas ng loob ng iba, ini-encourage, ikaw ay encourager, kapag yun ay ginagamit mo, naluluwalhati ang Diyos. Ikaw ay binibless ng Lord so much, abot-abot yung kaloob sa'yo, kapag ito ay ginamit mo upang tulungan ng iba, then God is glorified. Kapag ikaw ay meron kang mga special talents, ikaw ay mahilig at ikaw ay effective at skilled musician, nais ni Lord, gamitin mo yan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kung ikaw ba ay merong gift sa pagluluto, nais ni Lord, gamitin mo yan. Kapag may mga events tayo, i-offer mo yung iyong time, yung iyong skills para sa kaluwalhatian ng Lord. Ikaw ba, kapag naglinis, ay talagang sobrang kakudkod? Okay? Pati yung mga talyase na bubutas, ay hindi gifted 'yon. Mapanira 'yon. Asay ko yung talagang malinis kung makapaglinis, hindi naninira. Okay? Paglinis ng CR, paglinis ng mga lababo, paglinis sa surrounding, sa garden, then you are welcome to be part na makibahagi sa mga gawain natin sa church. Okay? Use your abilities to serve others. Next, share the good news with everyone. Ibahagi natin ang mabuting balita. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito po 2 Corinthians 5:20. Dito, in-acknowledge ni Apostle Paul na siya ay sugo ni Lord. Siya ay representative ni Lord. Alam mo ba, ikaw ay representative ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay representative ng Diyos. Tayo ay representative ng Diyos sa community. Sabi ni Paul, kaya't ako'y sugo ni Kristo, ambassador, representative, upang ang Diyos, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Ibig sabihin, parang ang Diyos na rin ang namamanhik, nakikipag-usap, nagsusumama sa mga tao sa pamamagitan natin. Na ano po, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ano ang ibig sabihin makipagkasundo kayo sa Diyos? Na manumbalik kayo sa Diyos. Na ito yung love ng Lord, ito yung kung gaano kakamahal ng Diyos. Ito yung pag-asa na ino-offer sa iyo ng Lord. Pagod ka, may offer ang Diyos na kapahingahan sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus. So tayo ay mga sugo ni Lord, representative. At kung ibabahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba, kung ibabahagi natin ang mabuting balita, kung sila ay i-invite natin, dadalhin natin sa lugar na to upang makapakinig ng salita ng Diyos, kasi maaring bago ka pa lang o kung matagal man pero hindi ka pa, parang hindi pa ma-share yung salita ng Lord, yung simpleng invitation ay maaring mag-cause nang isang tao makaranas ng kalayaan. Nang isang tao makaranas ng kaligtasan. Na isang tao ma-deliver from depression. Nang isang tao ma-deliver sa too much fear, takot, pangamba sa kanyang puso. Simpleng imbitasyon. But it may cause something great. Na hindi lang panglupa ang epekto, kundi magpawalang hanggan. Kasi ang buhay natin dito sa mundo,
temporary lang eh. Pakisabi sa katabi mo, temporary lang ang buhay natin dito. Sa kawalang hanggan, dalawa lamang ang pwedeng patunguhan ng tao, langit o impyerno. Kung wala sa puso nila si Jesus na Savior, wala silang Spirit of God who gives life. Kaya saan papunta? Impyerno. So they need Jesus. But if we will share the good news, ang dinademonstrate natin ay ang pag-ibig ng Diyos na magkokos dun sa tao na yon na makarinig ng salita ng Diyos at nawa, piliin lang tanggapin si Lord Jesus upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang word na yon, ang invitation na yon, nasa iyong mga labi. At nais ng Lord, speak forth. I-release mo na yung invitation na yon. I-release mo na yung love ng Lord na iyong naranasan. Share it to others. When you live for God's glory, when you share God's love, the good news, sama-sama po tayo, basahin natin yung kasunod, then you become an instrument of God for people to have eternal life, eternal comfort, eternal hope, pag-asa, eternal peace, God's eternal joy. Narealize niyo po ba kung gaano yung kalakas ang impact mo when you live for God's glory? Isa ka, pero sa pamamagitan ng iyong buhay na ino-offer, na hinahayaan, pinipili na maging instrumento ng Diyos, marami ang mapapapunta sa langit. Marami ang makakalaya. Marami ang maliligtas na ang resulta sa buhay nila ay hindi pang lupa lamang, kundi magpawalang hanggan. At bukod doon, bibigyan ng Lord ng wisdom kung papaano mamuhay habang nandito pa sa mundong ito, habang hindi pa umuwi sa Kanya. Papatatagin ng Lord ang buhay. Sa Daniel chapter 7, when we live for God's glory, when we live for God's kingdom, ito ang pinapahayag tungkol sa pamamahala, tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay pa basahin natin. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and His kingdom, the one which shall not be destroyed. Shall not be destroyed. Sa Tagalog, sabay-sabay po, i-declare natin, ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Yan ang kaharian ng Lord. Yan ang glory ni Lord. Yan ang dominion ng Lord. When we subject our lives to God's kingdom, when we rely on God's power and live for God's glory, sabay-sabay po, we are entrusting our lives to the one who is able to keep us throughout eternity. Siya yung makapag-iingat sa atin maging sa kawalang hanggan. Dahil meron tayong security. We are secured in His love. Dahil pangako niya, yung pinananahanan ng anak ng Diyos, may espiritu ng anak, may buhay na walang hanggan. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, nasa iyo ang espiritu ng Diyos, ang patutunguhan mo, langit, ikaw ay may buhay na walang hanggan, makakapiling ng Diyos, magpakailanman. Thank you, Lord. Because God is the eternal King, the Almighty God, and His kingdom is an everlasting kingdom. Sabay-sabay po, basahin natin kung bakit. Because, go! Because God is the eternal King, the Almighty God, and His kingdom is an everlasting kingdom. Palakpakan po natin ang Lord, the God who is an Almighty God. Sabay-sabay po, sama-sama po tayong tumayo sa oras na to. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, dear Father. Ang Diyos, grabe yung kapangyarihan niya. Ang Diyos, yung kapangyarihan niya, is able na tayo ay maingatan. Yun nga lamang, pangalan niya, makapangyarihan. At sabi ng Panginoong Hesus nung siya'y nalangin sa Ama, iniingatan niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pangalan. Pangalan pala ang makapangyarihan na. How much more ang kanyang galaw? How much more ang kanyang salita? Sabay-sabay po ating bigkasin, i-declare, God is Almighty. Isa po, God is Almighty. Thank you, Lord Jesus. Father, sa umagang ito, ay patuloy na aming dinedeklara, kinikilala, that you are Almighty, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At ang paraan mo upang kami po ay maranasan namin sa aming buhay ang iyong kapangyarihan at ito ay mag-manifest sa aming mga buhay ay patuloy na kilalanin namin, hanapin namin at magpasakop kami sa iyong kalooban. Na kami po ay manangan hindi sa aming sarili kundi sa iyong banal na Espiritu na isinugo sa aming mga puso. Na ang pananganan namin ay ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. At kami po ay mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Na sa pamamagitan ng aming buhay, there will be a display of who God is, of your character, of your power, of your purpose. At yon ay patuloy na i-declare ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Thank you, my Lord, sa iyong salita. Marami pong salamat sa iyong revelation na ipinapakilala mo ang sarili mo kung sino ka. Dahil lang nais mo, ikaw ay aming maranasan. Father, sa umagang ito, alam ko po na ikaw ay nagbukas ng isipan. Alam ko po na ikaw ay nagsilbing liwanag, ilaw, para sa bawat isa. Kaya't Lord, yung guidance na ipinakita nyo sa mga pinakita niyo po sa mga anak mong narito, patuloy na i-empower niyo po ang bawat isa na sumunod sa iyo, na magpakumbaba at manangan sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa iyong paggabay. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo. Thank you so much for your great love for us. In Jesus' name, Amen. Amen.